Hi guys, ako ulit si Jason. Gaya ng sinabi ko na sa video, magpapakita ako ng tutorial ko about Photoshop. Paano yung mga basic na dapat mo matutunan pagdating sa Photoshop. So, konting background muna tayo. Bakit nga magusto kong gumawa ng mga videos na to? Katulad ko kasi ako, natutuwa ko ng Photoshop sa sarili ko lang. Wala nang turo sa akin. Ako lang mag-isa nag-aral. Search lang ng search. Nagbasa lang ng mga PDF about Photoshop. So, yung ginawa ko ngayon, okay yun para matuto ko. Kaso, may mali sa paraan na yun. Kasi, dapat pala naghanap ako ng mentor para mas natuto ako ng mas mabilis or ng mas maaga kaysa dun sa ginawa ko. Kasi, last 2016, nag-start ako mag-aral ng Photoshop. So, 2021 na ngayon. And hanggang ngayon, hindi pa ako expert, hindi pa ako sobrang, hindi pa talaga ako magaling pagdating sa Photoshop. Mga alam ko lang mas mga basic. So, siguro kung nagsimula ako ng 2016, na ako agad ng mentor or meron na akong isang pinalo na nag-tutorial about sa Adobe Photoshop. Siguro mas advanced na siguro yung alam ko ngayon. Kaya yan, gusto ko lang din i-share para matutunan niyo yung mga basics lang muna na natutunan ko lang din sa Photoshop. At dahil sa pagpo-Photoshop nga pala, yung pinauwian na pagpo-Photoshop ko, nakapagtayo ako nung ito. Nakapagtayo ako ng ayan, nakapagpatuyo ako ng maliit na printing. Tulo ng tindahan namin, no? At saka ka-Photoshop ko, sa natutunan ko ngayon, i-convert ko yung mga natutunan ko sa pag-printing kasi yung Photoshop talaga the best yung gamitin for printing. Nakita nyo. Ay yung mga printer ko na ginagamit. Meron pa ako tatlong 3 size na printer sa bahay. Pang t-shirt printing naman. Ito yung ilan sa mga nagagawa namin. Lahat yan, in-edit ko lang gamit yung Adobe Photoshop. Yung lahat yung mga. Hindi lang naman printing yung pwede mong mapuntahan kung nag-aaral ka ng Photoshop. O pag natuto ka ng Photoshop, pwede ka maging graphic designer. Or kung talented ka na, inborn talented ka na pagdating sa art, pwede ka maging graphic artist. Yung iba, nagagawa ng mga design ng t-shirts, binibenta nila online. Binibenta nila doon sa mga ibang nagpiprinting na hindi rin magaling pagdating sa art. So, yun, kumikita sila minsan ang bentahan ng gano'n nasa 500 pataas. Depende sa ganda ng ginawa mo ngayon. So, ayun. Ano ba yung pwede niya mapuntahan? Alam ko, ginagamit din yun para sa web designing. Maraming pwede. Paggawa ng layout, paggawa pa ng basta lahat ng related to graphic design tsaka graphic artist. Pwede mong magawa kung ito pa sa Photoshop. Pero, ayan, hindi nakasawa sa sasabihin ko ipapakita sa inyo. Kasi ipapakita ko yung basic lang na dapat itong matutunan para makagamit ko ng Photoshop at paggamit ng Photoshop. So, let's start! Okay, let's start. Pero bago tayo magsimula, uulitin ko lang ulit. Hindi po ako expert, hindi po ako batikan pagdating kay Photoshop. Basic lang din po yung mga alam ko. Pero yung mga basic na yun is pwede lang siyang magamit pagdating sa pag-layout. Gamit yung Photoshop. Yung mga alam ko is hanggang dun lang sa mga basics pa lang. Medyo may alam akong konti sa advance pero hindi pa ganun ka solid talaga. Kaya itong advance, itong mga basic lang muna yung papakita ko. So ayan, let's start. So paano nga ba tayo makakagamit ng Photoshop? Syempre, unang-una kailangan meron tayong laptop or may desktop para magamit yung application ng Photoshop kasi wala naman siya sa cellphone. Una, kung meron tayong laptop at meron na tayong desktop, usually talaga na tinitingnan muna ng mga iba is yung tinatawag na system requirements ni Photoshop. Ang Photoshop na ginagamit ko ay Adobe 2021. Ay mali, dito pala sa PC na to, sa PC na ginagamit ko dito, sa may printing ano ko, Adobe Photoshop 2020. So, ito yung tetesting natin. Ito, ano, makikita nyo, Adobe Photoshop. Oh, ayan, ayan yung window niya, ayan yung surface ng window niya. So, kailangan muna nating alamin kung ano yung system requirement ni Adobe Photoshop para mapagana natin siya doon sa laptop or sa desktop. Tingnan natin, search natin kay Google. Adobe Photoshop 2020 system requirement. Ayan, may kita niya, meron kaagad na gano'n na isang website. Pwede natin dito tingnan or pwede natin tingnan mismo kay
website ng Photoshop, ng Adobe Photoshop. So ito, Adobe Photoshop minimum system requirements, CPU Intel or AMD with 64-bit support, 2 GHz or faster processor, yung RAM natin at least 2 GB, HDD, yan, 3.1 GB of storage space, so napakaliit lang, 3.1 GB lang, napakaliit lang. Sa GPU naman, may nakalagay siya NVIDIA GeForce GTX 1050 or equivalent, 64-bit Windows, tapos screen resolution na 1280x800. Sa network, ito naman, kahit wala ka naman ito, kung hindi ka naman nakasisi, kung hindi ka nagsisave sa Creative Cloud ni Adobe Photoshop. So, ayan, dito tayo nagtingin sa site na to. So, malalaman ba natin to na tama yung information niya? Tingnan natin naman sa ibang website kung meron si Photoshop mismo. So, wala tayong nakita dito na mismong website ni Photoshop. Pero dito sa isa na to, 20 na vlog, tingnan natin, may rating siya na 8 over 10. Tingnan natin kung ano yung nakalagay sa kanya. Wala din, parang wala din. Ayun, system requirements na nakalagay doon sa vlog na to na may ratings ng 8 over 10. For Mac, multi-core Intel processor with 64-bit support. Kay 10.13 or higher, at least 2GB RAM, pero ang recommended daw is 8GB recommended. Ngayon naman dito sa baba, may nakalagay na kailangan meron kang graphics card na NVIDIA GeForce GTX 1050 equivalent or higher. Pag kay Windows naman, kahit Intel or AMD processor, dapat naka 64-bit support siya ng OS, tapos 2 GHz or faster. Windows 7, 64-bit or Windows 10, basta 64-bit dapat siya. At least 2GB RAM lang, pwede na naroon siya mapagana. Pero ang recommended, 8GB para smooth yung paggamit mo. NVIDIA GeForce GTX 1050 or equivalent and higher. So ayan, ayun yung sinasabi nila na system requirements ni Photoshop. Pero may isa pang way para malaman mo kung okay ba yung desktop or laptop mo sa paggamit ng Photoshop. Ayun ay yung te-testingin mo lang yung Photoshop. Install mo lang siya. Install mo lang to si Photoshop doon sa desktop or sa laptop mo. Kapag gumana, edi goods, okay na yun. Hindi mo na kailangan tignan po yung system requirements. Kasi ako, ginagamit ko lang dito sa printing ko ay yung Dell Optiplex. Mababa lang to, 4GB RAM lang to. Tsaka 2014 ko pa yata ito nabili. Pinalitan ko lang yung hard disk niya ng SSD. Pinalitan ko siya ng SSD na 128 GB. Nagagamit ko na siya. Although hindi siya ganun ka-smooth, pero okay na din. Yun nga lang, hindi ko naman siya magagamit sa mas mataas na resolution. Kung gagawa ko ng mga higher than 45 inches, tapos naka 300 resolution, malag na siya pagka ganyan nakalaki. Super lag na kasi mababa lang ng RAM nito, 4GB lang, tapos wala pa siyang video card. Ayun, kung gusto mo talagang malaman kung okay ba yung PC mo or yung laptop mo para sa paggamit ng Photoshop, pwede mo naman siyang tingnan mo lang yung specs ng desktop mo or ng laptop mo. Pwede mo siyang makita doon sa device manager ng laptop or ng desktop para makita mo kung ano yung hardware ng ginagamit mo para malaman mo kung okay siya sa paggamit ng Photoshop or hindi. Pero kung hindi mo naman alam yun, basta try mo na lang install si Photoshop. Kapag karapagana mo si Photoshop doon sa PC mo or doon sa laptop mo, ibig sabihin, okay yan. Pag nagamit mo siya ng smooth, okay naman, hindi siya masyadong malag, hindi siya nag-stop-stop. Ibig sabihin na, okay, pwede mo siyang gamitin doon. Para hindi mo na kailangan tingnan yung system requirements. Kasi ako, ginagawa ko lang din naman doon. Ini-install ko lang kagad sa Photoshop, dinidiretso ko lang kagad install, tapos yun, kung okay siya, hindi okay. Kapag hindi, hindi naman siya yung ginagamit sa PC or sa laptop na pinaglagay ako. So, ayun, na-start na dito kay Photoshop kung paano siya gamitin. Makita ko kanina, di ba, nakabosas si Photoshop. X ko lang muna siya ulit. Open ko lang. Ngayon, sa akin may nalabas sa ganito, pero in-X ko lang ito. Antayin ko lang mag-open si Photoshop.
Yan, na-open nyo na si Photoshop. So, pag na-open mo na si Photoshop, ganito na yung lumabas. Yan, ito na yung Windows niya. Para magkaroon ka nung Windows kung saan may nag-edit na, kung saan pwede ka na mag-edit, kung saan may kita mo na yung mga layers, punta ka lang dito kay File. Nasa pinaka top, left side, top, File. Pindutin mo lang yung New, Control New. Yan, may kita mo ito, magpapop up to New Documents. Pagka nakita mo ito yung documents, dito ka naglalagay ng size nung gagawin mo. Meron ka dito may kita na ng mga custom. Ano? Mapapansin nyo, meron siya nakalagay na 4x6, 6x4, yan, iba-iba. Pero ako, kadalasan ang ginagawa ko, pagka meron ng specific size na kailangan, dito lang sa may right side, ito, yung 4x6. O kunyari, nagawa ko ng A4 size na naka-landscape, lalagay ko lang is 11.69x8.27. Yan, tas 300 resolution siya. Yan. So, bakit 11.69x8.27, A4 size to, tapos bakit landscape? Kasi ito, pagdating sa school naman, ito yung mga kadalasan nagagamit na size. So, yun, meron na tayong matatawag na layer. Ito yung Windows natin siya. Yung nasa left side, ito yung mga tools. Tapos ito yung nasa pinakataas, ito rin yung mga options pa ni Photoshop. So, yan, ito muna, meron na tayong Windows nung layer kung saan pwede na tayong mag-edit. May kita mo dito sa may right side ito. Ito yung tinatawag na layer. Yan, layer yan. Makikita mo may kandado. Ibig sabihin, nakalock yung layer. Hindi mo siya pwedeng ma-move. Hindi siya pwedeng magalaw. Ayan, may nagpop-up na. Could not use the move tool because the layer is locked. Kaya meron siyang lock. Ayan. Para magamit mo or magalaw mo yung layer, pwede mo siyang, yan, lock. Click mo lang yung lock. Wala na. Tanggal na yung lock. Or kaya naman, pag nakalock pa rin siya naman ng ganyan, pwede ka nang magdagdag lang ng layer. Ito, may kita mo yung sa ilalim. Pinaka bottom right side, create a new layer. Yan. So meron ko ng layer na yan. Lagi mong tatandaan kung saan naka-highlight dito sa layer na to, sa side na to, sa layer. Ayun yung layer na pwede kang mag-edit. So yan. Kunyari ito, naka-layer, nasa layer 1 ako naka-highlight. Pindutin ko tong B para sa brush. Kung sinulat ko yun dyan, ayun ang lumalabas. Diba? May nakalagay na na. Makakapag-edit ako. Tanggalin lang muna natin yan. So, pag ito, dito ka kay layer 0 na nakalock. Pagka dyan ka, hindi ka makapag-edit dyan. Ayun, kasi nga nakalock siya. Hindi siya pwede. Pero pwede mo nilock to si layer 1. Nakikita mo rito, may ganda na. Pero syempre, huwag ka na mag-lock kung nag-edit ka pa lang muna. Ginagamit lang yung lock na yun para hindi nasisira yung layer mo or hindi mo siya nadi-disturb. Kasi minsan, hindi may iwasan na pag marami ng layers, nagagalaw mo pa siya isa-isa. So, ayan. Ito, kay layer. Nasa layer 1 tayo. Ngayon, pag nag-i-edit ka na, nasimulan mo nang gumamit ng Photoshop, nag-i-edit ka na, mahalaga na huwag mong kakalimutang i-save yung file mo nung naka-PSD pa lang. Kasi kapag ka nag-crash yung Photoshop, nag-force close, ayun, sira na ang buhay mo. Wala na. Yung ini-edit mo, magbabalikan na naman sa umpisa. Kaya isa-save mo siya palagi. So, pag umpisa mo pa lang, pag bukas mo pa lang kay Photoshop, punta ka rito ulit kay File, then save. Yan. Tapos, ikaw na yung maghanap kung saan dito sa, ano, sa Windows na ito, kung saan mo siya gusto i-save. Kunyari ako, sa desktop ko lang siya isa-save. Mas lalagyan ko siya ng pangalan na Jason. So, ayan. Na-save ko na siya. Ito, makikita mo, ayan yung, ito yung file, JSON-PSD. Yan. So, nakasave na siya. Time by time, kapag nag-i-edit ka, save mo siya palagi. Ctrl-S lang para ma-save. Laging ko mag-Ctrl-S kasi minsan hindi talaga naiiwasan na nag-force close or nagka-crash yung application ng Photoshop. Yan, alam na natin kung paano gumawa ng layer. Alam na natin paano mag-open ng Photoshop. Ito na yung layer sa kabila. Kahit ilang layer idagdag mo dyan, pwede yan. Ayun, add new layer ka lang. Tapos basta laging tatandaan kung ano yung naka-highlight, ayun yung layer kung saan ka nag-i-edit. Kaya kunyari, sa layer 1, naglagay ako ng brush, JSON. Yan, nasa layer 1 yan. Ipunta ako ngayon kay layer 10. Kapag nagsulat ako dito, hindi maapektuhan niya si layer 1. Maka-highlight si layer 10 dito sa right side. Pag nilagyan ko yun ng X, yan. Napatungan niya si word na JSON.
pero hindi niya naapektuhan. Makita nyo rito, may mga mata. Ang ibig sabihin ng mata na yan, yung ano, layer visibility. Pagka pinindot mo to, kung saan nakatutok yung, ay kung saan nakahilera yung mata sa layer number or sa pangalan ng layer, ayun yung mawawala. Pag enough ka to, nakita nyo yung X, wala. Wala yung X. Kasi naka-hide yung visibility ng layer na to, yung layer 10 na yan. Pag inan ko, nandyan pa rin. So, kahit nilagyan ko siya ng buwet or ng X, hindi niya naapektuhan yung kay layer 1, which is yung may word na JSON. On off ko siya at off. Pag inap ko tong visibility ni layer 10, ayan, may iwan si JSON. Hindi siya nagalaw kahit ginuhitan ko ng X dito kay layer 10. Okay? So, ayan. Dito naman sa layer, pwede natin itong pangalanan. Pwede natin itong i-change name para iwas gulo. Iwas para naka-organize yung mga layers mo. Kanyari, layer 1, nalagyan ko siya ng layer na pangalan. Simple lang. I-click mo lang doon sa word ng layer 1. Diyan ka mag-click sa layer, sa ano na yan, sa part na yan. Huwag dito. Kasi pag dito, lalabas yung option ng layer. Ayan, layer style. Pag doon ka nag-double click sa space, dito ka mag-double click sa name. Ayan. Kaya naman, pwede mo siyang pagkakirin to, pag ganyan right click mo siya, may isa pang option to, pero mo meron. Ayan, pwede mo na siya dito, double click lang. Ayan, lagyan natin siya ng player name, Lisa. Yun lang, simple lang pagpalit ng layer. So, yun, napakita ko na kung paano mapalitan ng name si layer. Ayan, tanggalin muna natin lahat, ha. Ngayon, meron ka ng layer, no, kung saan pwede ka mag-edit. Iwan na natin si JSON. Makita nyo ito, ito si layer 0. Di ba white lang siya? Kung gusto mo siyang tanggalin, pwede naman. Basta tatanggalin mo na itong lock, pwede mo siyang i-delete. Pwede mo lang i-delete. Wala na. Or kaya naman, dito, sa may pinaka bottom right side, may kita ka ng pasurahan. Pindutin mo lang yan, delete layer. Yes mo lang. Iwala na siya. Kung gusto mo naman palitan yung kulay ng background mo, or gusto mo lagay ng image para maging background, mag-add ka lang ng new layer. Kung kulay ang gusto mo ilagay dito sa may left side, nakikita mo itong dalaman to, foreground color ang tawag dito. Pag pinilip mo siya, pwede mo pindutin yung kulay na yan. Yan. Tapos, pindutin mo yung alt at delete. Shortcut yun for fill. Yan. Alt, delete. Makikita mo, naging red na yung background. So, ganun lang. Kung gusto mo, delete ko ulit. Kung gusto mo naman ang picture yung ilalagay dyan, add layer ka lang. Tapos, ibaba mo siya. Kasi dito sa layer, kung sino yung nasa ilalim, siya na yung pinaka ilalim ng image. Kung sino yung nasa ibabaw, ibig sabihin, nakapatong siya dun sa layer. So, paano yun? Testing natin. Maglalagay tayo ng image dito kay layer 1. So, punta tayo kay file. Ito yung ways kung paano ko maglalagay ng image. Punta kay file. Place embedded. Yan, hanap ka lang kung ano yung gusto mo na file. Kunyan ako to, si BTS. Yan. Place ko siya. Ayan. Nakita nyo na nasa background na natin si Tiny Tan na yan. Diba si JSON, may tama yan. Ayan, JSON. Nakapatong siya dun sa image. Ayan, nakapatong siya. Pwede mo siya ilagay kahit saan. Dahil nasa ibabaw siya nung layer nung BTS na to. Ano, nasa ibabaw siya. Ayan. Pakita ko naman isang way paano maglagay ng image dito. So, ganun yung ulit. Add layer ka lang ulit. Kung nasa ilalim mo siya ilalagay, lagyan mo lang sa ilalim yung layer. Tapos punta tayo doon sa desktop. Nasaan si BTS? Ayun, ito si BTS. Idadrag mo lang siya, pupunta kay Photoshop. Ayan. Simply drag lang. So, check mo ito. Ayan na. Nilagay mo na siya. So, ayun. Ayun yung two ways kung paano maglalagay ng file kay Photoshop. So, ano-ano bang file yung pwede mo ilagay kay Photoshop? Pwede kang maglagay ng ano, na GIF. Pwede kang maglagay ng PDF. JPEG, PNG. Ang hindi pwede ilagay dito direkta yung Excel tsaka Microsoft Word. Pero pwede ka din, pwede mo siyang ma-import. May mga ways kung paano si file na Word mapapunta natin kay Photoshop. So, sa next mga video, papakita ko kung paano naman yun. Dito na tayo. So yan, nalagyan na natin siya ng image. Ganun lang yung pag-way kung paano maglalagay ng image kay Photoshop. Pwede yung file, place embedded, kung meron ka na naka-ready na, ano, naka-ready na size nung gagawin mong layout. Or kaya naman, ay kung gusto mong gagawin mo ay yung image mismo. So, X muna natin itong tab na ito. So,
Kunyari si Tiny Tan yan, yung file na yan, yung Tiny Tan. Gusto mong i-open, ayun yung i-edit mo. Punta ka na kay file, open, pindutin mo itong open. Tapos hanapin mo yung file, ayun si BTS Tan. Ito siya na. Yan, diba nakita mo? Ina-open mo na si Tiny Tan dito kay Photoshop. Magkaibahan nga lang ito, kung in-open mo siya, yung mismong file, ano, size ng image, ayun yung mabubuksan mo. Unlike sa kanina na meron tayong ginamang file na size na landscape ng A4 size, meron siyang space na makikita sa may gilid or sa may dito banda or sa may left side. Pero dahil in-open natin siya, yung mismong size ng file, ayun yung makikita natin. Ayun o, ito kay image size. Ayan. Tingnan natin sa inches. 15x20, ayun yung size ng file. Maka 72 lang na resolution. Kung gusto mo dyan mag-edit naman, lagay ka ng layer, gusto mo lagay yung pangalan mo, pwede rin. Ulan lang ulit yung mga ganyan. Ayan. So, isa pang way para makapag-open ka ulit ng file para kay Photoshop, X lang natin ito ulit. Pakita ko naman sa ulit. Pareho lang din siya nung kanina pinakita ko, idadrag mo lang siya. Diba ito na, naka-open si Photoshop. Punta tayo sa desktop. Copy natin yung file. Ito. Dadrag mo lang siya. Pupunta kay Photoshop. Tapos dito. Kahit saang part dito, basta may nakalagay na move. Yan. Basta may nakalagay na move, pwede mo siya mailagay. Kasi pag dito sa may bandang top mo siya yun, ano, hindi na makakopy. Ay, hindi na siya mailalagay. So, dyan. Dyan lang sa move. Yan. Na-copy na natin siya. So, okay na. Ganun yung ways kung paano ko maglalagay ng file o paano ko mag-open ng file kay Photoshop. X natin ito ulit. Pakita ko naman yung iba. Gagawa tayo ulit ng file. So, file. Ay, mali. File. New. Tapos, ayan. 11.69 by 8.27. Naka-landscape na yung 4 size. 3.8. Ayan, mayroon na tayong layer ulit. Pero nakalagay dito na background, may padlock na naman siya. Ibig sabihin, nakalock. So, ano pa yung dapat una natin matutunan maliban mo sa pag-copy ng file or kaya pag-create ng file size. Dito naman tayo kay ano, kay tools dito sa left side. Dito kay ano, Adobe Photoshop 2020. Pag kinlik mo, ay pagka tinapat mo lang yung mouse ito, pag tinapat mo lang yung mouse to sa tool, lalabas ka agad yung pangalan ng tool. Ayan. Kagaya na dito sa arrow na to, move tool. Nakalagay. Ito yung ginagamit mo para magalaw-galaw mo yung image. So, example, lagay ulit natin si BTS. Ayan, nilagay na natin si BTS. Para mamove mo siya, kailangan pupunta ka rito kay Move Tool. Dapat si Move Tool yung nakaselect dito sa tool. Kasi pag kunyari, sa iba nakaselect yan, tingin mo, ganito, nakay ano siya, nakikrop siya, lalabas yung crop. Pag nandito naman sa ano, sa Marquee Tool, hindi mo siya mamove. Kasi nakay Marquee Tool ko eh, ay, ba't na-move? Ayan, punta kayo Marquee Tool, no? Hindi mo siya move, kasi lalabas yung selection tool. Ayan. So, punta tayo kay Move Tool ulit. Ayan, pag naka Move Tool ka, i-click mo lang yung layer dito sa may right side. Kung ano yung gusto mong i-move na layer. Kunyari, nadagdag tayo ng iba pang layer. Lagay natin si Systematic dyan. Ayan. Meron ko ng tatlong layer. Background, BTS, tsaka si Systematic. Diba nakita nyo, nasa taas na part dito si Systematic, nasa ilalim si BTS, kaya natabunan niya si BTS. Ngayon, pwede mo silang pagbaliktar eh. Ayan, move mo lang. Nasa taas na ngayon si BTS. Ayan. Malaki rin yung part ng ano na to, ganitong roll ng layer kasi, ayan, ipapagkakataan mo siya. So, balik na tayo kay Move Tool. Punta tayo sa may left side kay Move Tool. Yan. Kung kaninong layer naka-highlight, ibig sabihin, ayun yung magagalaw ni Move Tool. Okay? Ano, naka-yung systematic siya. Yan. Kaya si systematic yung nagagalaw ko. So, kung si systematic nasa ibabaw, tapos i-highlight ko naman sa BTS, at igagalaw ko siya, yan. Magagalaw mo, nasa likod. Mapapasok. So, ayun yung pag-move tool. Pero may isang ditong, ano, option na auto-select. Dito sa may taas, ito makikita mo, auto-select. Pag naka-auto-select yan, kung saan nakatapat yung mouse mo, kahit hindi mo napiliin yung layer mo, ayun na yung kusang ma-select niya. O, kunyari, naka-BTS, naka-highlight yung layer. Naka-highlight yung kay BTS, pero
dito may tututo kay systematic. Si systematic yung magagalaw bigla kasi naka-auto select siya. Kung saan mo din drag yung mouse mo, ayun yung layer na magagalaw niya. Ako, hindi ko ginagamit ang auto select nito kasi nakakalito to eh. Lalo pag marami ng layer, nagugulo yung pag-i-end. Kaya, mas okay na hindi siya gamitin. Pinakita ko lang kung paano siya gamitin. So, uncheck natin siya ulit. Yan, kung saan naka-highlight, pag hindi siya naka-uncheck, kung saan naka-highlight na layer, ayun yung magagalaw. Okay na, simove tool tayo ha. Ayun yung paraan ng paggamit kayo, move tool. Check lang muna kung may oras. Yan ba tayong 2 minutes ulit. So, pagdalas naman kay move tool, kay marquee tool tayo. So, ano ba ang gamit ni marquee tool? Ayan. Nakikita ko dyan, may mga dashed line siya. Yung dashed line na yan, nakikita mo yung dashed line na yan. Ayan lang yung area kung saan magkakaroon ng effect yung ini-edit mo. Like example, meron tayong naka-dash line na yan. Dito ka kay marquee tool. Ayan. Kita mo, pag kinlik mo yung box, mawawala. So, balik tayo kay marquee tool. Ayan. Kung saan yan, area na yan, may mga dashed line na gumagalaw. Ayan lang yung area nung magkakaroon ng ayan lang yung area kung saan yung may edit mo. Kanyari, maglalagay tayo dyan ng color. Alt-Delete para sa shortcut ng fill. Pero, mag-add layer muna tayo. Ayan. Okay. Ayan, para mawala yung dash line na yan, tutunin natin yung Ctrl-D. Ctrl-D. Kasi, shortcut yun for deselection. Ayan. Si marquee tool kasi is tool for selection. Yan. Ayan. Yung part na yan. Yung gusto mong part na i-select. Yan. Ibig sabihin, kapag ano yung sinelect mo nyo kay marquee tool, yan, ayun lang yung part or area dun sa ini-edit mo, yung magagalaw. Okay? Medyo mayroon paintindihan. Deselect muna natin siya. Punta tayo dito kay systematic. Kay systematic, may makikita ka dito na parang box na maliit. Ang ibig sabihin niya, naka-smart object si systematic. Ayan o. Hindi mo siya may i-edit pagka ganyan kasi naka-smart object siya. Medyo mahirap pa i-explain yung smart object kung iyano agad natin dito sa ano sa tawag dito basic. Huwag muna tayo doon kasi medyo complicated na siya. Para sa akin ha, complicated na siya. So, dahil lahat niya nung lahat ng ini-import mo rito kay Photoshop nagiging smart object. Ayun, gaya niya ng smart object silang lahat. Para lang ma-edit mo siya, gagawin mo lang, right click ka lang dito, tapos rasterize layer. Kung napapansin nyo, nawala na yung box na yun, yung box na ganyan, nawala na sa layer ni systematic. So, pwede natin siyang ma-edit pag wala yun. Okay? Yan. Nakay ano tayo? Nakay marquee tool tayo? Yan. Rectangular marquee tool. Si marquee tool meron iba't ibang shape. Rectangular marquee tool. Yan, may kita mo. Pa-square, rectangle siya. Pag pinindot mo sa shape, proportion yung gagawin niya, square. Pag hindi nakapindot sa shape, yan. Parang freestyle na shape yung gagawin niya. Meron din siyang bilog. Yan. Pag hindi mo pinindot yung shape, yan, magagawa ka ng bilog based sa gusto mo. Pag pinindot mo naman yung shape, perfect circle yung magagawa. Okay, balik tayo. Dito tayo sa layer ni systematic. Gamit natin si marquee tool. Yan, dito, kunyari, gusto kong tanggalin to si S. Gusto kong tanggalin tong S na to. Papalitan ko siya or papalakihin ko. Gagawin ko lang si marquee tool. Yan, oh. I-edit ko na. Kita mo yung, ano, yung box. Yan, ano mo lang. Diba, may box na siya. Pag kinlik mo yung left click, mawawala yung box. Control sa iyo lang. Pagka kinilip mo lang yung left click, may kita mo yung mga option kung ano yung pwede mong gawin sa kanya. Ito yung mga option na pwede mong gawin. Yan. Layer via copy. Okay. Ito mga tawag na natin ito. Dito tayo. Kay layer via copy. Pag layer via copy mo siya. Yan o. Pag in-off natin itong visibility ni systematic, may kita mo. Si S nandun pa rin kasi kinapi natin siya from the layer na systematic. Okay. Nandun siya. May S pa rin na naiiwan o. Ayan o. S yan. Ganun yung copy. Layer via copy. So, control save natin. Literal. Yan. Naka-systematic pa rin tayo na layer. Naka-marquee tool. Right click natin ulit. Kanina, layer via copy. Ngayon naman, layer via cut. Mapapansin nyo, layer via cut. May konting
may konting brown di ay ano purple dito kasi ito yung background color ni BTS. Tignan nyo meron diba. Pag pin up natin visibility ng layer ni systematic, iiwan pa rin si S. Pero ang difference nung kanina, pag in up natin itong visibility ni S at in upin natin ang visibility ni systematic, nakita nyo wala na si S kasi kinat na natin siya, tinanggal na natin siya from the layer ni systematic. Ayan o, pag in on up ko siya, nakita mo. So ayun yung mga ways or paggamit kay market tool, tatanggalin mo siya or ika-copy mo siya from sa isang layer. So ulit-ulit, control C, click tayo ko dun sa kanina. Yan. So yun lang, lagyan mo siyang market tool si S. Yan. Pre-transform. Pre-transform tayo. Pag pin-retransform mo siya, may lalabas ng option na ganito. Para saan yan? Nandito pa rin tayo sa layer na to kay systematic. May lumabas na transform. Yung mga yan, option niya para kung gusto mong palakihin, paliitin. Okay. May tamo, di ba? Pagka tinapat ko na siya doon, may itong arrow. Pag kinlik mo yan, papalakihin mo yan, dadragin mo ba? Lumaki na si S. Okay mo lang dito. May deselect mo. May tamo, ayan, sa systematic. Buo pa rin siya, pero lumaki na yung S. Papansin mo, lumaki siya. Naiba na. Control sa inang natin ulit. Ayan. Right click ulit natin. Basta kung naka market tool ka, ayan, naka market tool ka na ganyan, right click mo lang. Pag transform selection mo siya, tsaka pre-selection, pre-transform, ayun lalabas. Gusto mo palakihin. Up, mali. Kapag ka kayo naka market tool ka, tapos pre-transform, ayan, pwede mong palakihin or paliitin yung naka-select sa part ng layer na yan. Pero kung ang pipindutin mo naman is right click natin, pindutin mo si transform selection, yung selection lang mismo yung lalaki. Kunyari nagbago isip mo, gusto mo palakihin yung area ng sakop nung ano, nung dashed line na gusto mong baguhin, yan. Kita mo, nagbago lang yung selection lang mismo. O, tapos balik tayo dyan, pre-transform natin yan. Hindi mo siya mapalaki. Diba? Ang kaibahan lang nito, nandiyan ka kay layer ng systematic, ginanyan mo siya. Pag in-okay mo, dineselect mo, control D, deselect. Yan, tingnan mo, napatungan yung ibang letters. Naging systematic na siya, nawala yung M. Kasi napatungan ito nung in-edit mo. Control C natin ulit. Yan. So, ayan yung pwede mong paggamitin. Kaya naman, balik tayo sa S lang yung nakaselect. Yan. Si S lang yung nakaselect ngayon kay Market Tool. Sa S lang yung nakaselect ngayon kay Market Tool. Patra mo tayo kay Fill. Kay Fill, ibig sabihin ng Fill, lalagyan mo siya ng color. Pinindot mo si Fill. Yan. Content aware. Pag foreground color, ito yung lalabas dyan. Kung ano nasa foreground color mo. Ayun lang pipiliin mo. Pwede na naman color. Pipili ka kung anong color yung gusto mo ipang tabbing do sa nilagyan mo ng Market Tool Selection. Kunyari, gawin natin red. Pinipiliin na lang natin ito sa red. Then okay. Okay mo lang ulit. Ayun na. Na-fill mo na siya. Nawala na si letter S. Napalitan siya ng fill na color. Balik natin. Control C. Right click natin ulit. Kanina fill, ngayon naman stroke. Ano ba stroke? Pero ito yung stroke, ito yung parang outline. So, lagyan natin siya ng stroke. Lagyan natin siya sa outside. Pili tayo ng kulay ng stroke. Pili tayo ng color. Yan. Parang golden yellow. Yan. Pili kang gano'ng kakapal. Ayun o. Width. Lagyan natin ng 5. Makita kita siya. Yan. Makita nyo nagkaroon siya ng outline na yellow gold. Dahil yun dito kay Market Tool. So, ayun. Ayun yung mga basic na pwede mong malaman pagdating kay Market Tool. Ayun yung mga madalas gamitin kay Photoshop ito. Si Move tsaka si Market Tool. Okay? Pakita ko na kung paano yung pag-open ng file. Paggamit ng pag-resize. Ito pa isa mong tatandaan pag mag-open ka pala ng Photoshop. Kunyari, magle-layout ka ng invitation. Kung ano yung mismong size ng invitation na kailangan mo, text mo na natin. Ha? Kunyari, magle-layout ka ng invitation. Kailangan sakto na yung size na gagawin mo. Ayun yung tatandaan mo palagi. Pag magagawa ka ng layout at ipiprint out siya, kailangan kung ano yung size na gagamitin
dun sa pag-printout, ayun na agad yung gamitin mong size sa layout pa lang na ginagawa mo. Like example, gagawa ako ng invitation. Ito, kagaya nito, invitation. Yan. Magawa ako ng invitation na 3R size. Magli-layout ako ng ganang kailangan, ili-layout ko na siya sa 3R size. Okay. File, new. Yan, magpapop up to, yung new document na option. Lagay ko lang dito kay sa size, kay width. Dahil 3.5 by 5 inches si 3R, ang ilalagay ko, 3.5, then 5 sa height. Yan. Then create. So, ayan, yung layout na yan, nakasakto yan, saktong-sakto, as in sakto, 100% nasakto siya. Sa 3.5 by 5 inches. Tingnan natin sa size niya. Punta ka lang kay image, image size. Ayan, ito nakaselect na to centimeters, palitan lang natin siya ng inches. So, ayan na, 3.5 by 5 inches na yung layout na yan. Nakasakto yan. So, kung gagawa ka ng layout na 3.5 by 5 inches na invitation, hindi na dapat, nakasakto na. Kasi, ang dahilan sa ganun, kasi para hindi may stretch yung image mo, o hindi makukompress yung image mo, kapag naka-layout na, papangit na siya tingnan. So, paano ba yun? Sige, papakita ko ng example. Kunyara, gagawa ko ng file. Ang nailagay ko na pag-edit ko is 5x5. Yan, 5x5. Lalagyan ko lang muna siya ng image para lang ma-example ko. Lalagay ko to, yan. Kunyara, itong layout ko na to na invitation. Yan, palalakihin ko lang para mapakita ko, ha. Yan, example niyan. Yung layout na to naka 5.5 inches. Yan, di ba? Naka 5.5 inches siya. Kung ang layout mo ganyan, nabuo mo na siya ng ganyan, tapos pag dinarang mo siya, kay 3.5, may 5, pansin nyo, hindi siya sukat, no? Yan, hindi siya sukat. So, kagandaan ng pag mag-layout ka, na ati kailangan i-print out, i-layout mo na siya sakto dun sa size na kailangan mo sa print out. Hindi yung gagawa, hindi yung mag ano pa lang dito, kunyari kay BTS tag, nadrag natin siya kay Photoshop, dinrag mo na yung file dyan, hindi mo na inintindi yung size, dinrag mo na yung file dyan, hindi mo na inintindi yung size, simula ka na mag-edit-edit, wala ka na maglagay-lagay ng ganyan, wala ka na maglagay ng pangalan mo, simula ka na maglagay ng mga layout-layout mo, ano-anong dinagdag mo, yan, tapos hindi pa siya naka-resize sakto dun sa print, ipiprint out mo, ganito mangyayari. Drag natin siya pagpunta ron. Lagay natin. Ay, teka lang, nakasakto pala sa size nito. Kuha tayo yung picture na hindi nakasakto. Roblox. Yan, si Roblox. Lagay natin siya, photo siya. Yan. Makita nyo, diba? Nag-layout ka ng ganyan. Ito, nung gaya nito, no, kalapad siya. Pero yung pag-piprintan mo is 3R lang pala. Naglagay ka na ng kung ano-ano dyan. Yan. Naglagay ka ng JSON. Para sa invitation, kunyari ito, yan na. Nalagyan mo ng mga design dito. Nalagyan mo na lahat. Yan. Tapos, dadali mo na siya dun sa size. Yan, sa 3.5. So, ayan, o. Hindi siya nakasakto. Hindi siya nakasakto sa ano. Dito, ang laki niya. Siyempre, magkaiba sila ng resolution. Wait niya, sabihin ko siya. Gawin ko lang muna siya 300 resolution para kasukat nung nasa kabilang layout. Yan. Pag dinrag na natin siya magpunta doon sa file na 3R, pansin mo, hindi siya kasukat. Ayan o. Hindi siya kasukat, di ba? Ngayon, kapag isusukat mo naman siya, babaguhin mo, pindutin mo lang yung Ctrl T para sa transform. Yan. Kapag sinakto mo na siya para doon sa layout ng 3R, ganyan mo, sinakto mo siya dyan. Pansinin mo yung image. Ano na siya? Compressed na siya. Na-compressed na siya. Hindi na siya sakto doon sa ano, sa layout mo. Kumbaga, yung kanina dito, yung lapad ng ganitong itsura, nasakto yung mga itsura nila, ang ganda. Bigla na compress po dating dito. Ayun. Diba? Kaya kapag mag-layout ka pa lang, umpisang-umpisa pa lang, kung ano yung size ng pagkailangan mo, ayun na agad yung i-input mo rito. Ayun na agad yung gawin mo. Para,
hindi ka na magkakamali. Basta lagi lang save lang ng save ng file. Okay? So ayun, hanggang dun lang muna yung video ko. Masyado kasing mahaba na, so nakakabore naman siya panoorin yung buuhan natin lalagay yung lahat ng details. Sobrang haba naman. Gagawin ko, magagawa ko ng iba pang video. Pero lahat yung tatakin natin lahat ng mga tools. Tsaka iba pang mga paraan ng pag-edit kay Photoshop. So expect siguro mga 5 or more than 5 siguro magagawa ng video. Sunod-sunod siya. Wala sa isang paano mag-open yung file niya. Tapos mag-edit ng mga simple na. Maglagay ng mga text. Susunod na natin siya dito. So, kung nangangamba ka naman dahil may laptop ka nga, may desktop ka nga, wala ka namang Photoshop, wala kang panyang Photoshop, hindi mo lang sa kukuha. Meron nga sa internet, umahanap ka kay Google, pero makakatakot mo kasi baka ma-download mo yung mga virus. Kasi gusto ngayon yun, halos lahat ng mga nag-download mo na ganun, may kasamang virus. So, ka naman galala kasi sa pangatlong upload ko, maglalagay ako ng file, Adobe Photoshop 2020 mismo. Para i-download mo na lang para matesting mo makagad siya. Sure pa, na-safe ka kasi walang virus. So, ayun lang. Thank you for watching.